Gemini, hi. Welcome to Mr. Queen PH. At ito ang inyong weekly reading for August 26 to September 1, 2024. If you are interested in private readings, mayroon tayong link sa description at sa pinned comment. Paka-check nyo na lang yung information kung paano mag-book for a private reading. Okay, let's see what's coming to you, Gemini. Trust. Okay, so this is about yung tiwala mo sa sarili mo, confidence mo. You feel secure, you feel safe, you feel loved. Yung faith, no? Yung pananalig, pananampalataya. Yan, mas lalo mo yung pinaiigting, pinatitibay. If you are connecting with someone, samaring yan yung win-workout ninyo, inaayos ninyo sa relationship ninyo. You also have energy. Marami kang energy for this week. Dahil nakakatulog ka na. Makakatulog ka na ng maayos, Gemini. Pwede kasing na lagi kang puyat ng mga nakaraan. And this week, oo. Kasi ano, meron tayong long weekend. Diba? Oo. Makaka-ano ka. Makaka-recharge. And yung iba sa inyo, magkakaroon kayo ng vivid dreams. Yung tipong maliwanag na maliwanag yung inyong mga panaginip. Alam niyo, pag naaalala niyo yung panaginip niyo, malaking possibility na ito ay part ng inyong past. Mm-mm. So, kung may mga tao dyan na familiar kayo sa panaginip ninyo, malamang sila ay part ng iyong past. Mm-mm. Let's see your overall energy. You have the Seven of Pentacles, patience. Meron kang inaalagaan. Inaalagaan na trabaho, career, business. Kasi alam mo na meron tong magiging magandang resulta para sa'yo. Mm-mm. So, ipagpatuloy mo lang yan. Kasi magiging worth it yan. You're waiting for fruition. Para ka nagtanim. Nagtanim ka ng mga puno. Tapos, ito ay malapit ng mamunga. Diba? Tapos, pag ikaw ay pumipitasan ng bunga, sarap sa pakiramdam kasi talagang in-effortan mo, trinabaho mo yun, pinaghirapan mo. Your challenge, Knight of Swords. So, iwasan na ano, magmadali. Iwasan madaliin ang mga bagay-bagay. Kaya nga, patience, no? Is a virtue. Kasi, kapag meron tayong minadali, may tendency na lalong maabala. Dahil, hindi natin napag-isipan or hindi natin nagawa ng maayos kasi nga may nadali natin. Mm-hmm. And also, be careful rin sa mga mapagsasalitaan nyo or makakausap nyo. Mercury is still in retrograde. Meron rin yung retro shadow, post shadow, na pwedeng yung hindi mo mapigilan yung sarili mo, may masabi ka na offensive sa iba. Or maging sensitive yung ibang tao sa sasabihin mo na pwedeng mag-create ng conflict. Mm-mm. So, your opportunity is the King of Cups. So, I feel like you are going to be more sensitive sa nararamdaman mo. Baka ikaw itong magiging sensitive, Gemini, sa sasabihin ng iba sa inyo. Oo. And also, pwede rin itong opportunity to connect with someone in a deeper level, 'di ba? Yung iba sa inyo, pwedeng merong relationship na may opportunity na mas makilala mo tong taong 'to kasi mas mag-o-open siya sa iyo at ikaw mag-o-open ka rin sa kanya. So there will be a flow of emotions, no, around you. So yung inyong blessing, Nine of Pentacles. Ang ganda niya as a blessing. This is about stability in your finances. Someone who's very independent. So kung ang goal mo sa buhay ay maging independent, you will definitely experience it. Ngayong week na to, moving forward, meron ding fulfillment sa finances mo or meron kang mabibili na gamit or anything na goal mo sa buhay na mabibili mo na ngayong week na to. I also see someone bibili ng alahas, gold, ayan, kasi mas tumataas ang value. Mm-mm. So, let's see the energy of your money, career, finances. The Lovers.
The Chariot. Wow. Okay. Knight of Wands. So, yung iba sa inyo, Gemini, pagdating sa career, may success. Oo. So, kung kayo ay merong nasimulan na trabaho, business career recently, ito yung magbibigay ng success sa inyo. Yung iba, merong papasuking kontrata, merong papasuking bagong proyekto, no, na magbibigay sa inyo ng success. Mas maraming work. At para no, you're going to be more yung tawag nito, malakas ang loob, no? Nagte-take ka ng risk. Wow, yes, definitely travel opportunities kasi may Chariot tsaka Knight of Wands. So pwedeng yung mga yung iba sa inyo, merong kung kayo ay may plano na magtrabaho abroad, makakakita na kayo ng positibong resulta doon sa pag-abroad ninyo. Yung iba naman, mag-abroad ka kasi ipapadala ka ng company na, para i-represent ka nila. I-represent mo sila. Oo. The unknown brings wisdom when explored. So, exploration. Marami ka pang i-explore sa iyong career, sa iyong finances, na magbibigay sa iyo ng mas maraming opportunities. Some of you, pwede rin may mabibili kayong sasakyan. O, di ba? Ganda. Kung may bala kayong bumili ng sasakyan. Sa love life, you have the Empress. So, pwedeng you are dealing with Taurus, Libra, and then Pisces. Ooh! Someone here from the past ay lagi kang naiisip. Pwedeng itong person na to secretly inaalam yung nangyayari sa buhay mo. Parang nire-research ka. Ini-stalk ka ng person na to. Yung iba, okay, pwedeng babalik sa past. Merong chaser. Ang dami. We honeymoon. Engagement. Nako. Merong magre-reach out, no? Person. Can be a person from the past. Yung iba naman, pwedeng kaibigan to na magre-reconnect kayo ng kaibigan mo na yan na matagal na kayong hindi nakakapag-usap. You will catch up with each other. If you are in a relationship, I think mas magbibigay ka ng oras at panahon sa person mo. Pwedeng kayo ay, alam niyo na, may honeymoon. You will spend more time together. May vacation. Yung iba, pwedeng ma-engage kayo. If you are single, I think you will spend more time with your friends. Pwedeng meron ditong, yung iba sa inyo, meron kayong kaibigan na secretly may crush or may romantic interest sa inyo. You have Saturn in 12th house, which is about loss. May challenge. Okay, let's see. Ah, okay. So, I think, ito, hindi naman mag-resonate para sa lahat. But, kung meron kang kaibigan na parang na-lost na yung inyong connection, yung somehow parang nag-drift apart na kayo, no? Pwedeng mag-re-reconnect kayo ng kaibigan mo na to. Pwede kasing ito'y nag-abroad or lumipat na ng bahay, kanya-kanya na kayo ng buhay. But for some reasons, pwedeng mag-re-reach out to sa'yo to reconnect or ikaw yung mag-re-reach out sa kanya. Nagkikita ulit kayo. Tapos, babalik ang inyong friendship. You also have Mercury in the first house. Wow. Ikaw ay, dahil marami kang energy, Gemini, marami ka rin gagawin ngayong week na to. Marami kang, kumbaga magiging productive ka this week. Kung may mga aasikasuhin ka, maaasikaso mo siya ngayong week na to. Marami kasing travel for you. So, medyo maligalig kayo ngayon kung saan-saan kayo pupunta. Kindness. What if being kind to yourself really could change everything? Oh, being kind to yourself, Gemini. Yes, kasi minsan we become too hard on ourselves na sinisisi natin yung sarili natin sa mga past mistakes, bad decisions. Sa totoo lang, we are here to learn. And matututo lang tayo sa mga experiences natin.
And ang importante doon, good or bad, may natutunan ka, 'di ba? And after that, you move on. Kasi at least you are a better version of yourself, no? Be kind to yourself. So that is your reading, Gemini. Thank you so much. Bye.